Hi guys, I'm Leonard and we're back with another video. So ngayon guys, gagawa tayo ng panibagong review video. Nasa title naman yung mga products na ating reviewin and they are here sa ating background. Ayun guys, alam ko na medyo matagal na yung huling review video natin, parang mag 1 year ago na yung ating huling review video, which is ito ring product na to, yung isa sa ating re-reviewin. Salamat guys for viewing yung review video natin na yun, and sana nakatulong yun sa inyo kahit pa paano. And naisip ko na after almost a year, gumawa tayo ng part 3 nitong review video natin for this product. But this time guys, kukumpare natin siya dun sa isang product pa ng same company, which is itong kulay blue dito. So mamaya, i-discuss natin yan. Bago tayo mag-proceed sa ating review video, I hope you guys are safe, you are healthy, and alam ko na more than 1 month na simula nung ating quarantine, and sana lahat tayo ay sumusunod, nag-a-abide kasi para din sa atin yun guys. So, unting tiis lang guys, and matatapos din lahat to. Just don't forget to pray. Ayun, magpaka-healthy kayo, and gamitin nyo yung time na to guys para makagawa pa kayo ng iba pang hindi nyo nagagawa before nung kayo ay pumapasok, nung kayo ay nagtatrabaho, para hindi kayo ma-board sa mga bahay nyo. Okay, and meron din akong mga video guys about tips kung ano pa yung mga pwede nyo gawin this quarantine. So, i-click nyo lang yung I button dyan sa taas. Kung may time kayo, panoorin nyo din yun. So, huwag natin patagalin pa. Let's go and start this video. So ayun guys, pagpasensyahan nyo na kung medyo may narinig yung ingay sa background kasi nakabukas yung aircon natin dahil sobrang init. Ayun, mag-proceed na tayo sa ating review video. So ito yung mga products guys na ating re-reviewin. So this one, Enlightened Premium Soap, and this one is Enlightened Kojic Papaya with Glutathione. So, kung makikita nyo guys, magkaiba sila ng packaging, magkaiba sila ng size. Siguro yung iba sa inyo guys, naghahanap kayo ng mga skin products, eh medyo familiar na kayo dito dahil available sila sa Watsons. Ayan, with the packaging, may makikita nyo naman yung difference nila. Yung isa orange one, yung isa blue. Itong two products na to is from N-World. Hindi po ito sponsored. Though maraming nagme-message sa akin, nagsasabi sila na pwede daw. Ito, maging supplier sila, ganyan. Or pwedeng sa kanila ako umorder. Salamat po sa inyo sa mga nagme-message. Sa distributor guys, ito, nabibili ko siya ng $2.20. Pero sa Watsons, parang $2.75 ata siya nung huli akong bumili doon. Pero nitong huli, nagtaas ng price sa Watsons sa parang plus 10 or plus 20. So, i-check nyo na lang guys kung wala kayong mahanap na distributor. Or, i-check nyo doon sa previous video natin guys yung mga nagko-comments doon na mga distributor daw sila. And you can communicate with them. But, personally, hindi ko po sila kilala guys. So, maging careful na lang din kayo kung interesado kayo na makipag-communicate sa mga yon. And, kung wala naman kayo makita ng mga distributor near you, may Watsons naman doon. So, sa Watsons na lang kayo. Pero guys, ang laki talaga ng price difference. So, yun lang. Gusto ko lang i-mention yun sa inyo. So, ayun nga guys, na-discuss na natin yung difference nila. Makikita nyo naman dito kung ano yung difference. So, i-discuss na lang natin, aside dun sa packaging, ano pa yung differences nila. Itong blue, this is Enlightened Premium Soap. And iba din yung content nito kesa dito. Yung premium soap daw, premium nourishing clear bar with argan oil, aloe vera, and collagen. So, ito yun. Enlightened Premium Soap is exceptionally formulated with the finest and powerful moisturizers such as aloe vera, argan oil, that cleanse the skin while retaining its natural moisture. Moreover, its dynamic blend with collagen. Ayan daw guys, ito, meron siyang collagen, meron siyang argan oil, aloe vera. Ito naman guys, basically, ayan, nasabi ko na rin sa mga previous na dalawang review video natin, yung content niya is mainly kojic, papaya, and glutathione. Difference pa nila is dun sa content. So kung makikita nyo nga, magkaiba sila ng size. Ayan. Itong blue, it contains 90 grams as pack. And yung isa is 135 grams as pack. Medyo tricky lang to guys when you choose kasi they have the same price. So itong dalawang ito, magka-presyo siya pero mas maliit yung makukuha nyo dun sa blue kaysa dito sa orange one. This one, meron siyang collagen. So siguro, yun yung nagpamahal sa kanya. And this one,
meron naman siyang glutathione. Yun yung mga i-consider nyo na anong ba yung pipiliin nyo, ano yung kukunin nyo. Share ko naman sa inyo yung experience ko since na-try ko na nga sila both. So unahin na muna natin itong kulay blue. Inubos ko naman siya, guys. Kung mapapansin nyo, ayan, plastic na lang yung nasa loob. Yung reaction ng skin ko sa kanya, guys, kasi yung skin ko, kapag nagtatry ako ng ibang product, at first, ano siya, medyo nai-irritate siya, ganyan, hindi pa siya nakakapag-adjust. Pero after ilang days, nag-a-adjust naman yung balat ko, and siguro ganun din kayo, guys. And ayun, nung ginamit ko to, medyo, ayun nga, nag-adjust pa yung balat ko and all. Pero napansin ko sa kanya, after ilang days, hindi talaga ako naging hiyang. Kasi after a week, after 2 weeks, ayan na, ginagamit ko yung sabon, hindi talaga ako nahiyang. Yun nga, hindi nawala yung irritation or yung irritating feeling na habang ginagamit ko siya. Hindi naman siya mahapde, hindi siya ganun, guys. Pero after ko magtuyo ng mukha, nakaka-feel ako na medyo nangangati siya. Alam mo yun, basta may ganung feeling na hindi siya nawala all throughout nung ginagamit ko yung soap. Kung i-compare ko, mas na-feel ko yung moisture dito sa kulay orange kesa dun sa color blue. And at the same time, yung mga pimples ko, guys, medyo hindi nalabanan nitong, nalabanan talaga, hindi na-prevent nitong color blue na soap. When it comes to products kasi, guys, you have to find kung ano yung mas magiging hiyang. Alam mo yun, na hindi porke ni-recommend nitong ganito, nitong influencer, gagamitin nyo na siya agad. Kailangan nyo hanapin yung hiyang na product sa inyo. And sad to say, guys, itong product na to is hindi siya naging hiyang sa balat ko. Sa akin lang naman yun, guys, pero kayo, pwede nyo siyang itry. Pwede nyo siyang bigyan ng chance na baka naman mag-workout sa inyo yung soap na ito. Kasi iba-iba naman tayo ng skin types, eh. Pero for me, na mix of oily and dry skin, hindi talaga siya nag-work. Pagdating naman dito, Kojic Papaya Soap ng Enlighten. Yung full review ko dyan, guys, lalagay ko na lang dyan sa taas, and you can watch that kung ano yung experiences ko dito sa Kojic Papaya Soap. Pero sobrang naging hiyang siya sa akin. First week pa lang, andun yung nangangati yung balat ko. Syempre, nag-a-adjust pa siya. Pero after ilang days, nawala naman siya, and talagang naging hiyang ako dun sa sabon nito. Hindi siya mahapde. Wala akong, parang alam mo yung redness, parang ganun dahil sa irritation. Wala naman akong ganun na experience. And naging effective siya sa pimples ko. Naging effective siya sa mga pimple marks ko. Though, you have to give it time talaga na mag-effect sa'yo itong soap na to. Kasi yung 2 parts ng video ko, yung first part nun is nag-last lang siya ng 7 days. And ayun, check nyo yun kung ano yung naging result nun. Pero hindi enough yung 1 week, guys, para makita mo yung effect nung product na ginagamit mo. So, nagawa ako ng second part. After 30 days, nagawa ako ng panibagong review video. And I think enough time na yun para mag-regenerate yung skin mo. So, i-check nyo yun pareho, guys. Naging effective siya sa akin, naging hiyang siya sa akin. And talagang kahit puyat ako, guys, dahil nga ito yung sabon ko, hindi ako sobrang nag-breakout. Kalaban talaga ng pimples, guys, aside sa dirt, aside sa dust, sa usok, is puyat. Automatic yan, pag nagpuyat ako, meron na akong pimples dyan agad na lalabas. Pero dahil nga ito yung gamit ko, naka-help siya na maka-prevent. Though meron pa isa-isa ganyan, pero hindi na siya sobrang lumalala na sobrang laki, hindi siya sobrang dumadami. I-try nyo to, guys, at sana mag-work sa inyo. Claim nila dun sa site nila na itong 2 products na to is for sensitive skin, so dapat mag-work siya sa inyo. Punta naman tayo sa ating final verdict. Obviously, ang pipiliin ko dito sa 2 ito is this one. Ayan, itong Enlighten Kojic Papaya with Glutathione. Kasi ito talaga yung sobrang naging hiyang sa akin. Kaya nga ginamit ko siya for more than a year. Diba? Ginamit ko siya ng ganung katagal na dahil nga sobrang naging effective siya sa akin. But currently, guys, iba na yung ginagamit kong soap ngayon. Inubos ko lang yung huling box ko nitong Enlighten. And nagtatry ako ng panibagong product ngayon kasi nga, ayun nga, napapansin ko nga na naman. Napapansin ko na naman yung balat ko na medyo naging immune na talaga siya sa ginagamit kong mga products. Pakita ko sa inyo, guys, yung tinatry ko na soap ngayon. Siguro mga 2 weeks ko na siyang ginagamit. Ito yung product na ginagamit ko ngayon. Soul White Korea Double Whitening. Kung gusto nyo na magkaroon tayo ng full review about this product, comment nyo yan sa baba para alam ko and magawa natin ng review video on the future. With our verdict, yung mga factors na sinabi ko kanina early in the video, kung papansin nyo nga, ayan, mas malaki nga yung product na makukuha nyo with this one compared to this one, then hindi pa siya sobrang naging effective
sa akin. Kung ako yung tatanungin, hindi ko na siya uulitin, di ba? Kasi nga hindi siya naging hiyang sa akin after kong matry maubos yung isang buong product. And then yung price nila is pareho. So mas naging okay ako dito, mas malaki yung product na nakukuha ko dito compare dito. I definitely recommend this Enlighten Kojic Papaya Soap na to than this one. Pero yun, sabi ko sa inyo guys, hiyangan lang talaga. Pwede nyo naman siyang itry. Kung ngayon sa Watson's is 275, 285, or 95 na ito, tapos gusto nyo lang siyang itry, pwede naman if you have that extra money to spend. So yung mga nagtatanong, inaccess ng PM sa akin sa Facebook page ko, sa Instagram ko, tsaka yung nagko-comment doon sa YouTube ko, nagtatanong sila na legit daw ba yung ibang Enlighten product na hindi naka-ganitong box? Kasi may pinakita silang picture sa akin na naka-parang sachet. Ayun, nag-search ako online. And meron pala silang ganun, mga naka-sachet. So I think legit naman yun guys. Again guys, hindi ito sponsored. Ano man yung sinasabi ko dito, this is an honest review. Sana naka-help sa inyo itong video na to. And sana nagustuhan nyo naman to. If you do like this video, please give this video a big thumbs up. And i-share nyo na rin sa mga friends nyo. And huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Just click the subscribe button and the notification bell para update ka sa aming channel. Okay, and kung may mga comments ka, suggestions ka sa mga videos na gusto mong gawa natin ng review on the future, i-comment mo lang yan sa baba kasi binabasa ko yan lahat. So, I pray that everyone will be safe during this quarantine. Walang magkasakit sa inyo, maging enough yung supply ng food nyo, and talagang mag-pray kayo guys dahil sa kanya lang talaga tayo makaka-asa sa mga ganitong panahon. Thank you guys for watching, and see you guys on my next review video. God bless and bye!